In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Good morning. Good morning. Adin na po kita niyan sa pang-pito na adlaw sa ato ng binabyo in honor of our patron saints, Peter and Paul. Anatong mga sponsors po niyan, Amuan Municipal Assessor's Office, na ginapangaluhan ni Brother Francisco Diba and staff, Balibong, lay ministers, Amo Gapon, Balibong Gapon, ang nagapangulo, and Faith, the Rosary Crusader, na ginapangunahan man ni Sister Lani, Inete, Poblacion Porok number 7, na ginapanguluhan ni Kagawad na Dito Flores, and Miyaga Elementary School na ginapangunahan man ni Ma'am Raquel Daog. Anatan po mga intentions po niyan amuhan para sa kadag ni Doty Daog ha, nagpamisa Mr. and Mrs. Hudian Daog Jr. for the soul of Vilma offered by Ojeda family. For the soul of Rosita, offered by Canoy family. For the soul of Vilma, offered by Ojeda family. Thanksgiving Mass for the blessings and graces received, offered by Erenia and Gader family. At mapuwi sabay ang pagsamisa sa pagpasalamat sa mga grasya na resibi, labinaan. Gracias sa buhay para kan Ate G na nagasilibra sa niya ika 18. Pero na Ate G. Puti. Ginatago na paminsan para din limarama. And happy birthday po, Ate G. And also, we offer this Mass for our sponsors, donors, and benefactors dito sa simbahan na padayo na naghahalad sa Lindamang Gracia to support us in our activities sa evangelization, beautifications, and humanitarian need sa parokya na nato nagpanghatag si pagkahon. And also, we pray for the frontliners na padayon na naghahatag nito sa diri to protect us from COVID-19, to serve us, and to secure us safely. And also, we pray for the souls of Lorna, Francisco, Jose, Nerissa, Jimmy Sr.,
Pablo Nestor, Severo Socorro, Severo Jr., Juliet and Liponso, Pablo and Felix and Felinda, Carmen and Leticia and Bayani, Jaime and Clarissa. And also, we pray for the souls of Father Abilino, Father Antonino, Father Dorman, and Father Domingo. And also for the soul of Rodrigo. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, and what I have done and what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord Jesus, you came to reconcile us to one another and to the Father. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, you regular. And we also thank the Lord for the many blessings, especially for receiving the First Communion ni Matthew Villarin this coming today. Didi sa ato, bas pa ata dito sa inyo. Let us pray. Grant, O Lord, that we may always revere and love your holy name, for you never deprive of your guidance those you set firm on the foundation of your love. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated for the liturgy of the Lord. Pagbasa sa ikaduhan na libro San Mangahadi. San ikasiyam na tuig, san iya pagkahadi, ikanapulo na bulan, ikanapulo na adlaw san bulan, nag-abot si Nebuchadnezzar hadi san Babylonia. Siya, kadan iya impiro niya na hukbo. Sa pagsalakay sa Jerusalem, nagkampos sinda kontra sa syudad, kad nagpatindog sin kota sa pagpatalibot. Gipatalibodan ang syudad hasta sa ika-onse na tuig ni Hading Sibisiyas. Sa nikasyam na adlaw sa ika-upat na bulan,
Naging grabe ang gutom sa siyudad. Kadwara na si makaon para sa mga tao sanduta. Naluhuan ang pader sa siyudad. Kad ang tanan na paralaban, tao sa duta. Nagdurulak kad nagruluwas halin sa siyudad. Pagkagabi. Nag-agis sa trangkahan na nasa tunga sanduha na kuday na adto sa harden San Hadi. Mientras ang mga kadyo nasa patalibot San Siyudad. Nagdurulad sinda pakadto sa Araba. Dinubdan sa nukbo sa mga kadyo ang Hadi kad inabot sa kapatagan sa Neros Jericho. Ang entero niya na hukbo, nagburulad, ginbayaan siya, ginanisar ang Hadi, kadindara sa Hadi sa Babylonia, sa Ribla, kadginhusgaran. Ang mga anak ni Sidi Sias, gimpatay sa atubangan niya, kadang iyang mga mata ginlukat. Tapos, pakakadinaki, gindala siya sa Babylonia. Sa ikapito na adlaw, sa ikalima na bulan, ika-19 na tuig, ni Hading Nebuchadnezzar, Hadi sa Babylonia, nagsulod sa Jerusalem, si Nebuzaradan, kapitan sa mga gwardya, kagsurgoon San Hadi sa Babylonia. Ginsunod niya ang balay sa Ginoo, kag ang balay sa Hadi, ang tanang na balay sa Jerusalem, ang tanang na taragpo na balay, ginsunod niya. Ang pader sa Jerusalem sa patalibot, ginruba sa intero hukbo sa mga kaldyo na nasa idalom, sa gahong sa kapitan sa mga gwardya. Ang mga nabili na tao na wara maghalik sa siyudad, ang mga nagdurula, pakatu sa Hadi sa Babylonia, kad ang nagpabilin na katawhan, gindara sa usad na lugar sa Nebuzaradan, kapitan, sa mga gwardya. May mga pobre sa duta na ginbilin sa kapitan, sa mga gwardya, agot magtanong sin upas, kad magumas. Sormaton san tinuon. Salamat sa Diyos. Magdugot ang dila ko sa langagngagan kung dili ta ikaw madungduman. Magdugot ang dila ko sa langagngagan kung dili ta ikaw madungduman. Sa igad sa mga suba sa Babylonia, dito kami nag-ingkod na nagatarangis. San madumduman namon ansyon sa mga kahoy na alamo dito sa tunga ginsamit namon ang amon mga arpa. Magdukot ang dila ko sa langagnagan kung dili ta ikaw madumduman. Kay dito din ayo sa amon inayo sa amon sa mga nagdihag sa amon ang mga sumaton sa mga kanta. Kadsan mga nagsalakay sa amon ang kasadyaan. Kantahin niyo kami sa mga kanta sa Sion. Magdukot ang dila ko sa langagnagan kung dili ta ikaw madungduman. Paano kami makakanta sa mga kanta sa Ginoo sa duta na dayuhan? Kung malimutan ta ikaw, Jerusalem, mag-uga ang tuo ko na kamot. Magdukot ang dila ko sa langagnagan kung dili ta ikaw madungduman. Magdukot ang dila ko sa langagnagan kung dili ta ikaw madungduman.
kundi ko ibilang ang Jerusalem, ang dahilan sa akong kasadyaan. Magdukot ang dila ko sa nangangatan, kundi ta ikaw madungduman. Alay. Matindi. Ihalad naton sa mahal na Diyos ang tanan naton ng mga pariente na may mga sakit. Sa tunay kakusog na pagtuot, pariyo sa nina may leproso, ang mahal na Diyos ginahatag ang tanan labi na dito sa mga nagakinahanglan. Sa naton mga pamilya, sa naton mga kamangod, sa naton mga gina-intention permit di sa aton misa, pero ni Maria Gia noon na nagpangaji permi ang pamilya ni Ate Erna, ni Angel, ito mga may mga ginaagihan na mga kadipisilan physically and spiritually or mentally na ang grasya sa mahal na Diyos mag lusad katandugon ang kada usad sa ato. Kita tanan, mangayo kita san grasya san mahal na Diyos, san pagbulong, san katahuman, san restoration san aton sa diri. To sit down, to pray, sabi, stop, look and listen. Sometimes, nagiging nadadara kita sa hangin, nadadara kita sa mga sitwasyon, nadadara kita sa makusog na agos sa pagdalagan sa panahon. Nahadlok kita sa ninamaginagihan nato na kadipisilan in the COVID-19. But God is saying, if you want to heal you, I can heal. Pero kitaw nato na ginhimo sa leprosohon, siya mismo nagsabi sa mahal na Diyos, Ginoo, bulong ako. Siya mismo ang nagapiki. Siya mismo ang naghimo sin paagi. Pariyo man sa naton mga kamaranghod. Pariyo naton, ako may mga ginagyan kita na kadepisilan, nagapi kita sa mahal na Diyos, nagalhod kita sa mahal na Diyos, nagapangayo kita sin bulig, san kapahuwayan, san katuninungan, san pagkamo. Siguro amin yan pinakamatahong to open ourselves na maglusad, na magtanyog, na magsunod sa buhay naton ang grasya sa pagbulong sa mahal na Diyos sa aton sa diri. Of course, pariyo sa ni na pandemic, mabubulong kag maliligtas kita sa ni, kung maglikay kag maghimo sin mga bagay na maayo. Naalaman naman kita nga ni kay ni na mga balik probinsya, but to follow the protocol will make us safe na maging zero COVID pa kita na mas bate. Sabi gani, sabi device, dati 21 provinces or municipalities, provinces, yan, 10 na lang. Because others siguro nili nagsulod sa protocol na maski may nababatsyagan, nag-uli lang yamon, maski wala pa resulta sa rapid test o magpaswab. Kag sana maging istrikto, kagamay ng ginahimo sa natong gobernador dito sa Masbate, na to submit ourselves to the protocol, to the itong ginasunod. And this is also healing. Kaya kung di limang kita magsunod, magpatarasak na lang ang tanan,
We are not asking the Lord to heal us. Diba? May mga ginagyan kita na kadipisilan din. Let us sit down, relax. Stop looking, listen. Ano ba ginawaan gusto mo sa akin? Kaya ko pa ba ini o dili na? Himo ako na instrumento mo, pero may kaluyahan ako din. Stop. Hinahinay. Relax. Padanaya ang grasya sa mahal na Diyos sa kakusugan sa niya, sa iya grasya na mabulong kita physically, mabulong kita spiritually, so that we can serve Him again. Amin ang sabi din sa Ebanghelyo. Dili natin, sabi nga ni, and that is also the idea siguro ni Bishop. Okay, mag-relax ka mo, mag-rest ka mo maayo. How can you serve the parishioners if you don't have the place to rest? If you don't have that, dili man siguro in a luxury in life, but the necessity in life. The Bishop very appreciated. Okay, makabuligin na sa iyo, sige, himuha, bilang padi. Sato, bawal pa may mga sarakyan. The Bishop, sige, kaya kung maski mauran, makaserbi ka mo, makanto ka mo sa mga barangay. And that is, pagpahuway. Pag-receive isang grasya ng Diyos, but for you, na nakareceive ka sa overflowing grace of God, then share that grace, share that strength sa mga tao na nagkakinahanglan. But we have to sit down. We have to examine ourselves. We have to pamatsyago nato sa diri. Kay in order for us to be effective, iton maging pagserbi nato sa mahal na Diyos, serbi na hali sa iya mismo ang grasya. Kaya nato sabi diji, ang istorya sa ina leprosohon, inan inbawalan siya ng mga istorya. Pero kay ang grasya sa Diyos sa iya, nagbukbo, damo-damo, sobra na kanipay, sobra na pagkamot, anong ginhimo niya? Nagpang-proklama sa grasya sa Diyos, oh, maayo na ako, ginbulong ako sa mahal na Diyos. And that we cannot stop Him because it is coming from the heart. Sabi nga ni, sa kadamuan, san grasya san mahal na Diyos sa puso mo at magalabas ang grasya man san Diyos sa baba mo. In the fullness of the heart, the mouth speaks. So, magdurugo po kita, pati man na natin mga online friends, magdurugo kita sa mahal na Diyos. Mangayo kita san grasya san pagbulong sa atin mga sadiri, physical man ini, psychological, mental, or nano pa ng kartipisilan. Kaya good, sabihon taman sa mahal na Diyos, Ginoo, linisan mo ako. Gusto ko. Bulunga ako. Kung nano man ini ikaw, ang mega home, ikaw, ini naginagihan namon na pandemya, bulungan kami sa ni, iligtas kami sa ni, sa grasya mo, sa pagka-Diyos mo, himuan na mawara na ini. Pariyos ang liprosuhon, nagasabi man kami, gusto namon Ginoo na mabulong mo kami, mabuligan mo kami, malinisan mo kami. Amen. Sa ngaran sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Matitog po. Pangamuyo sa lungsod
Pariyo sa diprosohon sa Ebanghelyo na nagasiyak agot mag-ayo, magapik kita sa aton langit noon Ama na may pagsari na an aton mga pangamuyo sa Sabaton. Anato ko sa bat, Ginoo, pamatia, an amon pangamuyo. Ginoo, pamatia, an amon pangamuyo. Naan simbahan, dili magpulang sa iya katukduan na magpabalik sa mga ginahapuan kad mga ginasikway sa sosyedad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia, an amon pangamuyo. Nagiyahan sa Ginoo ang mga nag-aaradal sa medisina para makahanap simbolong sa mga dili na bubulong na mga sakit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang amon pangamuyo. Na ang among komunidad, magkatodara ang pagkamuot kad pangataman sa mga tao na dili dinaangay sa sosyedad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang amon pangamuyo. Na ang mga masakit, mga kapuspalad, kad mga nagasulusulo sa buhay, makahanap sin suporta hari sa inda mga Kristiyano na igmanghod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang amon pangamuyo. Na ang mga nagkamaratay kang Kristo, mabaton sa kahadian san Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang amon pangamuyo. O Diyos na mo nama, ani mo mga regalo sa pagpaayo kag katuninungan nagapakusok sa amon sa pagpangaji tay kan Kristo na mo Ginoo. Amen. Maingkod po. Thank you.
Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy. Receive, O Lord, the sacrifice of the conciliation and praise, and grant that cleansed by each action, we may make offerings of a heart pleasing to you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your heart. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Father most holy, through your beloved Son Jesus Christ, your word to whom you made all things, whom you sent as our Savior, the Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin, fulfilling your will and gaining for your holy people. He stretched out his hands into his passions as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so with the angels and all the saints, we declare your glory as with one voice we acclaim. Holy, holy, holy. Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples and said, take this, all of you, and eat of it. It's my body, which will be given up for you. My Lord and my God. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples and said, take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Lord Jesus Christ, have mercy on us. The mystery of our faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have been worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ to be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters, especially whom we offer in this Mass, who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all of that in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, and Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles, and all the saints of Jesus throughout the ages, we are merited to be coerced to the light, and may pray through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, our Father who art in Give us this day our daily bread.
pray from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. Your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but the faith of your church, and graciously grant our peace and unity in accordance with your will, who lives and reigns forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Takes away the sins of the world. Blessed is called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body of Christ. Amen. Refreshed by
by springs and by rain, when dryness drops and skates. Behold my shield, my king, and my God. Love me, your dwelling place, O Lord Almighty God, Lord of all. I would forsake a thousand other days could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my king, and my God. It's your dwelling place, and nourished by the sacred body and precious blood of your Son, we ask of your mercy. Devotion may be our sure pledge of redemption through Christ our Lord. Amen. Manuhod po para sa pagpangaji sa Oratio Imperata. O Diyos na amon Ama, nagaapiki kami sa Imo sa amon pagkinahanglan. Agud pa ngayon animo proteksyon kontra sa COVID-19 na nagpalisang sa amon kag nagkuha sang damo na buhay. Nangangamuyo kami na biyahan mo ang mga tawo na hinatagan sin katungdan na maghanap sin bulong para sa nila sakit kag paudungon ang paglaganap sa ni. Proteksyon ni ang mga eksperto sa medikal kag ang mga tawo na nagapangataman sang salud na mapangatamanan ninda na may kakayahan kag pagkaluoy ang mga may sakit. Ginapangadya namon ang tanan na nagkasakit na sinda mag-ayo dayon. Proteksyon ni ang mga nagaataman sa inda. Hatagi sinwaran katapusan na pahuway ang mga namatay na. Hatagi kami sin grasya sa nina malisod na panahon na magtrabaho para sa ikakaayosan tanan kag buligan ang tanan na nagkikinahanglan. Nakikimaluoy kami na imo paudungon ang pagkalat sa nina virus kag iligtas kami sa amon pagkahadlo. Ginayo namon ni paagi sa amon Ginoong Hesukristo, imo anak na nabubuhay kag nagahadi kaupod mo kag sa Espiritu Santo, Diyos sa panahon san mga panahon. Amen. Amen. Nagapasakop kami sa imo proteksyon o banal na ilusyon Diyos. Ayaw paghabui ang amon mga ginaayo sa amon pagkinahanglan, kundi agawa kami sa tanan na peligro o gloryoso kag banal na Birhen. Amen. Amen. Amon iloy, kapaskugan san mga masakit. Iyampo mo kami. Amon iloy, parabuli kag maluloyon. Iyampo mo kami. Amon iloy na Birhen Peña Francia. Iyampo mo kami. San Rafael de Arcangel. Iyampo mo kami. San Roque. Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iyampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iyampo mo kami. San Antonio de Padua. Iyampo mo kami. San Pedro kag San Pablo. Iyampo niyo kami. O Sagrado na Puso ni Jesus, kaluyan mo kami. Amen. Sa tanan na bagay, lugod ang Diyos sambahon, kaghatagan sin Gloria. Amen. Amen. Maikot po, kredit sa pagpasalamat. Una, pagpasalamat sa aton mga sponsors niya na ika-pito na adlaw sa aton nobinaryo ang Municipal Assessor's Office, Badibong. Salamat kag sa niyong mga karupot sa iyong opisina. Lay ministers, sama man, Badibong kagani mga karupot sa pagiging lay ministers. Salamat. Faith, the Rosary Crusade na ginapangraman ni Sister Lani kag sa mga nagdaratinda niya na ready. Salamat.
Poblasyon Purok number 7 na ginapanguluhan man ni Kagawad na Dido Flores sa damat yung Gawad Kagmiaga Elementary School na ginapanguluhan naman ni Mrs. Raquel Dao. Palagpakan po nato na natin mga sponsors niyan. Naton po sponsor para buwas sa mga sponsors sa Day 8 sa naton na Binary Mass. Amo po ang Municipal Budget Office na ginapanguluhan man ni Bradwin Del Domingo. Kag ang masunod Lectors Guild na ginapanguluhan ni Mama Wang Tuason. Music Ministry na ginapanguluhan ni Brad Arnel Rivera. Santo Cristo Elementary School na ginapanguluhan ni Mr. Juanito Burgos. Kag Burok-Burokan Elementary School na ginapanguluhan ni Mr. Noel Lambuho. So, please, kung nakita niyo ni Sinda, pero may mga surat naman ni Padugdong na Sinda ng mga sponsors to us. Kag sa tanan ng mga dinag, sirimba, mga debotis ni San Pedro kag San Pablo, salamat po Sinda Modamo sa iyong pagpadayon na pag-atindir sa nila sa ato Santa Misa. Kagamo man ang aton mga online friends, online viewers, na padayon man ang nagasubaybay. Kag nakikita sa aton misa everyday sa nobinaryo, labi na itong mga taga-Oson, kag mga dili man taga-Oson na may devotion kag San Pedro kag San Pablo. Salamat po si Damo-Damo. And ang tanan po na yung mga intentions, ginasabay po namon sa ninamisa kag sa rosaryo na ginayimo daily. Pag-aga, then pag-hapon. Then send us your comments and intentions sa YouTube, Parokya ni San Pedro kag San Pablo, Uson, kag Facebook page, Parokya ni San Pedro kag San Pablo. Please subscribe, like, and click the bell button to be notified kung may mga activity dito sa parokya. Maliit, parokya ni San Pedro, pagbulik sa mga parokyano, hashtag grasya sa Ginoo, ibahin sa tao, malipay ang magpalipay. So, sunod po natin ang schedule sa paglibot sa San Patron, niyan po, pakadina sa Santo Cristo. So, padayon kita nagapangaji sa mga barangay, ginadara naton ang grasya sa pagpiesta sa mga barangay dahil nga ni sanina pandemya kaya di matanan makakadi so kinahimo na lang ang paglibot sa patron na duwa naton na patron sa mga barangay to celebrate the piesta in the barangay sa pagpaagi, sa pagpangaji. So, salamat kag matindog na po ang tanan. The Lord be with you. And with your spirit. Please bow your heads and pray for God's blessings. And also, I invite those who are in their homes watching us through Facebook page and YouTube, please bow your heads to receive the blessing. And may Almighty God bless us all. The Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass ended, let us go in peace. Thanks be to God. Give thanks to the Holy One. Give thanks.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ate G, kalibuti sa tunga for the blessing, same of birthday.